Mauumpisahan na ang iba't ibang livelihood programs ng Provincial Government of Nueva Ecija na nakaakma ngayong panahon ng pandemya matapos sa aprobahan ng sanggunian panlalawigan sa kanilang 26th regular session ang paggalaan ng budget para rito. Ayon kay Vice Governor Anthony Umali, presiding officer ng sanggunian panlalawigan ng Nueva Ecija, inaprobahan na nila ang supplemental appropriation na hiling ni Governor Oye Umali para sa gulayan sa bakuran na nagkakahalaga ng 9.6 million pesos, aquaponics 9 million pesos, mushroom production 17.4 million pesos at modified ani ng masaganang uhay rice production program 10 million pesos. Ang mga programang pangkabuhayang nabanggit ay isinusulong ni Governor Umali upang magkaroon ng pagkakakitaan ang mga mamamayang nawala ng hanap buhay at masustenahan ang pangangailangan nila sa pagkain ngayong panahon ng krisis. Bukod dito, inaprobahan na rin ang sanggunian panlalawigan na makasama ang iba't ibang proyekto bilang supplemental item sa calendar year 2020 Annual Investment Program and Local Development Investment Program ng lalawigan ng Nueva Ecija. Kabilang dito ang pagkatayo ng Nueva Ecija Grain Drying Facility sa bayan ng Peñaranda, rabbit production, mushroom production, installation ng generator sets sa asphalt batching plant sa General Natividad, installation ng CCTV system sa Freedom Park, Provincial Jail, Provincial Coliseum at Nueva Ecija Drug Treatment and Rehabilitation Center. Isinama rin sa supplemental items sa inaprobahan ng sanggunian panlalawigan ang printing ng learning materials and modules na susuporta sa DepEd sa darating na pasukan at ang pagbili ng risograph digital copiers para sa production ng learning materials. Binigyan din ng sanggunian panlalawigan ng kapahintulutan si Governor Oye Umali na bilhin ang tatlong parcel ng lupa na may kabuuang sukat na 45,595 square meters na matatagpuan sa Maharlika Highway magpapalayok San Leonardo na nakakahalaga ng mahigit 68 million pesos. Pagtatayuan ito ng convention center at rice mill facility na may kasamang dryers. Samantala, sa kabila ng pandemya, patuloy na ginagampanan ni Vice Governor Anthony Umali ang kanyang tungkulin kasama ang mga bumubuo sa sanggunian panlalawigan. Sinabi ng Vice Gobernador na kailangan nilang magtrabaho upang matupad ang kanilang tungkulin sa mga kalalawigan. Ang kailangan natin kumilos, so kailangan natin magtrabaho. Kung tayo maghihintay pa ng kalunasan sa pandemyang ito, eh baka mahinto po yung lahat ng operation. Kaya lumataas man ang bilang ng mga may COVID cases natin sa probinsya, kailangan po nating tumayo at magtrabaho. Dahil kung tayo ay magtatago at matatakot, wala hong mangunguna at magtataguyod para sa magandang pagsisilbi natin sa ating lalawigan ng Nueva Ecija. Menchie Machas, nag-uulat para sa DWN Teleradyo, ang inyong kakampi!